Afternoon, magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Marami akong kailangan i-update sa inyo, pero mas maiksi lang po ito kumpara sa ibang FB live natin dahil may mga ibang meeting pa tayo. So ito po, nandito sa ano ba, left side, right side. Sa right side ko, ayan, dito yung mga pag-uusapan natin ngayon. Very brief updates lang, ano, so hindi ito masyadong detalyado, pero gusto ko lang po kayo i-update sa mga ginagawa natin at sa mga bagong gagawin natin. So magsisimula po ako sa healthcare system, sa kapasidad ng healthcare system natin, especially in the public side. Magsimula sa health center, centralized quarantine, and hospitals. Hiwalay po yung hospital sa centralized quarantine. Hindi lang nalagyan ng kama. And then, testing. Pwede mo bang balutan pa? Kasi baka ma-confuse yung mga tao. And then, yung testing na gagawin natin. And then, panghuli, yung mga frequently asked questions. So, nandito po yung staff natin. Binabasa yung mga comments ninyo kung ano po yung madalas na tinatanong bago magtapos yung FB live. Bibigay po nila sa akin yung listahan para update natin. Wait lang po. May nice lang sa heading. Yun, okay. So, magsisimula na po ako. Hindi ko na patatagalin pa. Healthcare system. Magpo-focus po ako dun sa mga madalas tinatanong sa atin. Ano, sa ngayon, pataas ng pataas ang bilang ng kaso sa Pilipinas. Hindi po exempted dyan ng Pasig. Ang buong Metro Manila, tumataas po ang mga kaso rito. Ginagawa natin ang lahat ng mga kaya natin para pataasin yung healthcare system capacity natin dito sa Pasig. Ngunit ang totoo, medyo nahihirapan na rin po tayo. Ang PCGH, halimbawa, ang Pasig City General Hospital, sa ngayon, marami po sa mga health workers natin ang naka-quarantine. So, ibig po sabihin, hindi natin matatanggap o may entertain yung maximum na pasyente. Oh, pasensya na po kung bad news kaagad yung ano, no? Pero simula natin. Pero ito po yung katotohanan. Iba, lagi ko naman pong sinasabi sa inyo, hindi lang ako sa good news magre-report sa inyo. Pati yung news na hindi ganun kaganda, kailangan sabihin ko po sa inyo. Dapat transparent ako para alam ninyo kung ano yung nangyayari. So yung PCGH, hindi po siya naka-full operation sa ngayon. Halimbawa po yung mga elective surgery, wala muna yan. Although of course, pag mga critical, tinatanggap naman yan. Ano? Pero may mga pagkakataon na tumatawag sa opsen natin, halimbawa, tapos hindi po, wala pong kwarto sa ospital. Nangyayari na po talaga. Kaya kailangan nating magdoble at triple ingat. Ano? Dahil nandyan pa yung virus. At hindi lang sa nandyan pa yung virus, kundi tumataas yung bilang ng mga nagpo-positibo. Kaya mag-ingat po tayo at sumunod po tayo sa mga patakaran, yung paulit-ulit natin naririnig. Iba, araw-araw natin sinasabi, araw-araw natin nakikita sa balita, sa social media, sinasabi sa atin ng mga eksperto, social distancing, maghugas ng kamay, alcohol, manatili sa bahay hanggat maaari. Maliban na lang kung may trabaho kayo, bibili kayo ng pang-araw-araw na gamitin ninyo, kakainin. So, yun pa rin po. Ano? So, kapag meron po tayong karamdaman, meron tayong sintomas, meron kayong ubo, o meron kayong sipon, at lalo na yung mga nawalan ng panlasa, ito yung nakita natin, pinaka common na sintomas. Lahat ng nakakausap ko na nagpo-positibo, nawalan ng panlasa. Hindi po 100% yan, ano, pero halos lahat.
nawawalan talaga ng pag-asa. Ay, na pag-asa ano ba 'yan? Panlasa. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa, panlasa lang ang mawawala, pero umaagos pa rin ng pag-asa. So, 'yan po pag meron kayong sintomas, seryoso 'yung sinasabi ko, ayan, tuloy. Pag meron tayong sintomas, dalawa po ang pwede nating gawin. O tatlo pala. Una, tumawag kayo sa OPSEN. Yung 8643-0000, yung cellphone number, hindi ko kabisado, pero lagi naman po na sa post yan, pati ng post ng Pasig Public Information Office. FB, Twitter, lagi po nakapost yan. Pangalawa, pwede po kayong pumunta sa health center. O yung option natin, maraming improvements tayong ginawa dyan. Ha? Yung mga iba, tumawag dati, medyo nagka-problema, o hindi sila nabalikan, o yung sagot medyo kulang. Nag-ayos po tayo niyan. So, expect po ninyo na mas maganda yung response ng ating option. Masisipag yung mga staff natin sa option. Yun nga lang, medyo nag-recalibrate at nag-reorient tayo sa kanila para mas sakto yung sagot nila dun sa pangangailangan ninyo. So, kung may sintomas, una, pwede po kayong tumawag sa OPSEN. Sila po magbibigay ng advice, ng payo kung saan kayo dapat pumunta, ano po yung dapat natin gawin. Pangalawa, pwede po kayong pumunta sa health center. Kahit po may sintomas, pwede po pumunta sa health center. In fact, mas ina-advise ko po sa inyo na sa health center kayo pumunta kaysa sa ospital. Dahil sa ospital, mas mataas po yung chance na mamaya doon pa kayo mahawa sa ospital. Sa health center, mas konti tao, relatively speaking, ano, at mas may social distancing. At mas controlled natin yung environment. So, mas safe po. Sa health center muna kayo pumunta. So, number one, pwede kayo tumawag sa OPSEN. Number two, pwede kayong dumiretso sa health center. Ina-announce naman natin, no, kung ano yung bukas na health center. Minsan, nagsasara for the safety of our citizens, yung mga bumibisita, pati sa safety ng mga health workers natin. Siyempre, hindi natin pababayaan ang mga health workers natin. So, pangatlo, kung meron po kayo, gusto niyo pumunta sa private hospital o private clinic, or may kamag-anak kayong doktor, pwede naman yun yung tawagan ninyo, doon kayo pumunta. Pero, as far as the city is concerned, sa public healthcare system natin, either tumawag muna kayo sa hotlines natin. Dalawa lang yung hotline, yung 8643-0000. Yan po yung main. And then may isang cellphone kasi minsan walang load pantawag ang mga ibang tao. So, ayan po, health centers. Pagdating naman sa centralized quarantine, ngayon po, mas nagiging agresibo pa tayo. May mga iba, in previous weeks, gustong pumasok sa centralized quarantine natin para mas maalagaan sila at hindi na sila makahawa sa komunidad nila. Pero napuno po tayo, lalo na after nung GCQ. Ito talaga nakita natin, nag-spike yung mga kaso a few weeks after declaration of GCQ. So nag-carry over yan hanggang MECQ, tumataas bigla yung kaso. So yung centralized quarantine, medyo napuno. Yung Rizal High School, yan po yung centralized quarantine facility natin. Ngayon, meron tayong available pa na mga nasa 118 rooms, 118 beds. So, mas aggressive tayo ngayon. At ang pakiusap ko lang po, pag kayo po natawagan ng CSU natin, sinasabi, recommended namin na ipasok kayo o i-admit kayo sa centralized quarantine facility, sumunod na po tayo kaagad. Dahil pag nakita po namin na wala kayong area for quarantine sa inyong mga tahanan at nagpupumilit pa rin kayo na mag-stay doon, wala kaming choice. Kailangan namin kayong kunin. Gagamit kami ng pwersa para kunin kayo. Pero ayaw naman natin na umabot tayo sa ganung punto. 99% naman nagko-cooperate, ano. Pag sinabing ipapasok natin sa centralized quarantine, sumusunod naman. Pero yun lang po, gentle reminder lang po mula sa akin. Dahil ayaw natin na magkahawaan pa. So, ang preferred natin, ipasok na natin sila sa centralized quarantine. Again, may mga improvements tayo dito. Yung halimbawa, yung session natin, binigyan natin sila ng sasakyan para mas mabilis na ma-pick up yung mga kailangan sunduin. At
ang goal natin, mga asymptomatic, lalo na yung mga hirap mag-self-quarantine, papasok na talaga natin sa centralized quarantine. Ginagawa na rin natin yung dati, pero mas agresibo natin siyang gagawin sa susunod na mga araw. So, ayan po, to sum it up, yung first topic natin, muli po, hirap ang healthcare system. Hirap ang public and private healthcare system natin. Tanungin niyo po yung Medical City, St. Luke's, yung mga major hospitals sa Metro Manila. Talagang punong-puno. Huwag natin, iwasan na natin yung, hindi naman, minor lang yung sakit. Huwag na po tayo pumunta muna ng ER. Medyo delikado talaga yun. At hindi lang sa delikado, hindi. Hirap na rin yung mga healthcare workers natin. So, ayan po. But, again, we are doing everything that we possibly can to increase our capacity, whether it's with our health centers, centralized quarantine, and our city hospitals. At pati sa private hospitals, and then yung DOH hospital natin dito sa Pasig, tumutulong din ang lokal na pamahalaan tumulong sa kanila as much as possible. And may sinusulat lang ako kasi baka makalimutan ko. Okay, ayun, babalikan ko po yung mga katanungan ninyo, ha. Check ko lang, baka may nakalimutan akong banggitin sa point na yon, bago ako pumunta sa next point natin o sa next topic, tungkol sa ating testing. Naririnig ko yung boses ko. Nanonood sila sa kabila. Tapos silang trabaho. Ayan, Alasin ko na ito. Ah, yun. Naalala ko na yung muntikan kong makalimutan. Kailangan pa natin ng mga health workers, nurses, even doctors. Meron tayo yung parang community ER or community health center na bukas sana 24 hours a day. Hindi natin siya ma-open dahil kulang po tayo ng doktor. Pati yung ospital natin, naghahanap ng mga resident doctors. Yung centralized quarantine natin, kailangan din ng nurses. And medtechs, kailangan pa natin. So ano yung email natin ulit? Pasig COVID? Para sigurado, baka... So mag-email kayo, balikan nyo na lang yung post ko, mamaya i-announce ko pag nabigay na sa akin ni Ron yung email address. Kailangan pa natin ng mga health workers. Kung ano naman po yung pwedeng ibigay or pwedeng yung compensation na galing sa city, ginagawa naman po natin. Nakikita ko, may nabasa ako sa comment, yung delay sa COVID hazard pay. Tanungin nyo po yung HR ninyo, tanungin nyo yung admin ninyo. Kasi lahat nung nag-submit na sa HR natin, nabigyan na po yung COVID hazard pay. So, ibig sabihin sa side nyo po yung nagka-problema o hindi nabigay kaagad. Tapos, pwede nyo naman po i-follow up yon sa HR department natin. Sa mga health workers na nanonood ngayon na baka gustong mag-apply, pasigcovidtf@gmail.com. Inuulit ko po, pasigcovidtf@gmail.com. Okay? So, short for Pasig COVID Task Force. So, sana po ay may nanonood na mga health workers natin, kailangan namin kayo. At sa side naman ng lokal na pamahalaan, gagawin po natin ang lahat ng makakaya natin. Minsan nagkaka-delay sa sweldo, pero minimize naman natin yun. At sa totoo lang, kumpara sa iba, minimal po yung delays natin dyan. Ngayon, punta po ako sa testing. Yung testing, nakasulat po dyan, free testing. Pero sa totoo lang po, never naman tayo nag-charge sa testing dito sa Pasig. Kung may i-charge man tayo, yung PhilHealth yung i-charge natin. Pero, yan po, we're always trying to ramp up testing. In Pasig, gusto natin mag-test. Kahit ibig sabihin, tataas yung numero ng bilang. Ibig lang sabihin, na-discover natin kung sino yung positive na. Maaring ngayon, hindi natin alam lahat ng positive. Hindi pa natin alam kung sino yung mga positive sa mga komunidad natin. Pero kailangan malaman natin. Previously, itong nakaraang mga araw, nagte-test na rin naman tayo. Siyempre, inuuna natin yung mga probable, suspected cases, close contacts. Yan, automatic po yan. Kahit
kahit nga ayaw nila, kailangan sila i-test. Nagkaroon tayo ng konting backlog pagdating sa testing. Hindi ko na babanggitin yung details kung bakit nagka-backlog, pero ang mahalaga ngayon, nakakahabol na tayo ulit. Previously, wala tayong backlog. And then, yun nga po, a few weeks after GCQ, medyo nagka-backlog tayo sa testing. Yung mga close contacts, minsan umaabot ng ilang araw bago sila matest. Tapos, 1 or 2 weeks bago dumating yung results nila. Pero sa ngayon, naayos naman po yung problema natin sa backlog. Nag-meeting kami kanina ng mga doktor natin. At masosolusyonan na po. At actually, nasolusyonan na. So, humahabol tayo ngayon sa backlog sa testing. At mag-i-expand pa tayo kung sino yung tinetest natin. So nabanggit ko na suspected, probable, close contacts, and then frontliners, you know. Ano ko lang po, pakiusap ko lang po sa mga frontliners natin, lalo na po yung mga non-medical, yung mga nandito po sa City Hall. Gusto naman na, kung pwede lang, araw-araw tayo mag-test, di ba? Pero hindi naman po pwede yun. So sana maintindihan natin, pag sinabi halimbawa, ay 2 weeks, wala pang 2 weeks ago na test ka na, hindi ka pa pwede i-test ngayon. Sana maunawaan natin yun. Sa totoo lang, sa ibang lugar, hindi pa nila na-test yung mga frontliner nila. So sana maging pag-unawa din yung mga frontliners natin. But we test you as much as we can. Na kung ano po yung allowed, ano po yung capacity natin naman test, ginagawa naman po natin. Naintindihan ko po, natatakot tayo, lalo na yung may mga close contact sa kliyente, o nai-expose, minsan lumalabas sa field, na gusto natin i-test ng i-test, pero minsan na hindi po talaga nangyari. Sa ngayon, hindi na tayo nag-rapid test, ano? Na inuubos na lang siguro, kung may natirang ilan pa, inuubos na natin yun. May PCR testing tayo, meron tayong ICLEA. Yung ICLEA, antibody testing po yan. Yung buong term niya, acronym yung ICLEA, mahaba po yan para sa mga doktor na po yan. Pero antibody testing siya, much, much more effective than rapid testing. Okay, so, yan, kukuha po ng dugo, tapos ipaprocess sa machine. So, ibang-iba siya dun sa rapid testing. Pareho siyang antibody, pero mas effective siya. And actually, pagka 5 days na after infection, halos 100% na yung sensitivity at specificity ng ICLEA. Kaya maganda siya. Of course, we have our protocols kung kailan gagamitin yung PCR, kailan gagamitin yung ICLEA. Pero maganda po yan pareho. Sa ngayon, sinasabi nga nila, walang gold standard sa test kasi may pros and cons yan pareho. Basta importante, tama yung pagkagamit natin. Ngayon, meron tayong gagawin na bago para damihan natin yung natetest natin. Yung mga may sintomas, lahat po kayo itetest natin. Tumawag lang po kayo sa hotline natin or pumunta kayo sa health center for evaluation ng doktor o ng medical professional, itetest po namin kayo. Libre po yan. Basta may sintomas, na-evaluate ng doktor, automatic yan, isi-schedule namin kayo for testing. Nung nakaraan po, alam ko may backlog, baka yung iba nagsasabi, ako may sintomas, tumawag ako 2 weeks ago, na-test ako, ilang araw pa bago ako na-test. Ngayon po, mas mabilis na. Aabot pa rin siguro ng ilang araw, ano, depende sa dami. Hindi ko naman mapangako na after 2 hours, matetest ka na kagad kasi paano kung sabay-sabay dumating o sabay-sabay yung tawag. Talagang we do the best that we can. But ayan po, again, pag may sintomas, itetest po namin kayo after evaluation of our medical professional. Pero yung mga gustong magpa-test pero hindi necessarily may sintomas, pwede kayong tumawag at mamaya-maya, pagkatapos ng video na ito, magpa-post kami sa PIO at sa page ko ng hotline for testing. May specific testing hotline tayo. First come, first serve po, by reservation, para hindi na po tayo pipila. Iniiwasan natin kasi mamaya, pag sinabi kong meron tayong walk-in o ano, hindi feasible yun para sa atin. Kasi kung sabihin natin, either may walk-in or drive-thru, baka mamaya, sobrang haba ng pila, sabay-sabay dumating, lalo na kung walk-in yan, ay hindi natin ma-exercise yung social distancing.
'di ba, yung nangyari po sa atin dati, meron tayong financial assistance sa mga jeepney driver. Yung balita umabot hanggang sa ibang munisipalidad sa Rizal, punta po dito, talagang hindi maganda yung naging social distancing at dinisperse po natin yung naging crowd. So ayaw po natin maulit yun. Natuto na po tayo dun sa, sabihin na natin, pagkakamali natin nung una. So ang gagawin natin, may dalawang hotline tayo, dalawang cellphone number na pwede niyong tawagan para sa testing. First come, first serve, 300 per day po ang ma-accommodate nito. Hindi pa kasama yung nauna ko nang nabanggit, ha? Yung sa Mission Thomas. Kasi yung Mission Thomas, uubusin natin yan. Ito po, tatawag lang po kayo, mag-reserve kayo ng slot. Tapos sa tanghalan Pasigueño, sa Thursday, dun po. So yung details niyan, abangan nyo na lang po yung post. Pero ito po yung gagawin natin bago. 300 po per day ang kaya ng natin dito sa first come, first serve o testing natin na may reserved slots. Okay, so, sasabihin naman po sa inyo, pag sinabi po na, ay, sorry, pang 301 na po kayo na mag-reserve, sa susunod na araw na po kayo, bibigyan kayo ng ibang schedule, huwag na po kayong magpumilit na pumunta dun sa tanghalan o sa testing center natin. Dahil ayaw po natin magkaroon ng contamination, ayaw po natin na mahirapan tayo sa social distancing. So kung ano po yung schedule na binigay sa iyo, ayan po, sumunod po tayo dun sa schedule. Okay po. So ngayon, pupunta na po ako sa mga frequently asked questions. Unahin ko na po yung mga frequently asked questions tungkol sa testing. Bakit kailangan ng PhilHealth? Kasi PhilHealth po yung magbabayad. Lahat naman po ng... Opo. Pero may mga pagkakataon na hindi covered ng PhilHealth, binabayaran ng city. Ayan po. Kaya nga po may PhilHealth. And then, ayan, may nagtatanong per barangay ba? Eh, siguro nasagot ko naman. Tingnan nyo na lang po yung detalye sa post ko mamaya. Pero ayan po, ano, 300 per day. On top of the testing with symptoms yan. At yung mga normal natin sa frontliners, suspected, probable, close contacts natin. May nagtatanong po tungkol sa Pasig River Ferry. MMDA po nagpapatakbo nito. Ang sabi po nila sa akin, sa ngayon ay frontliners lang po ang pinasasakay sa Pasig River Ferry. Pangalan siya ng Pasig kasi yung ilog, pangalan Pasig eh. Pero hindi naman siya pag-aari ng Pasig. May dalawang barko lang tayo na pinahiram sa MMDA at yun po yung dalawa sa ginagamit nila. Frontliners lang po muna ang pinapayagan nila. Ito po yung last advice nila sa akin. Ngayon, yung mga naswab sa Napico, unti-unti po nare-release ng Red Cross yung results. Yung iba ho, may results na. Yung iba, parating pa lang. Yung mga estudyante na makakatanggap ng tablet para po sa online class, makakarating po. Makipag-ugnayan na lang po sa mga paaralan ninyo. Hindi po siguro exactly, alam nyo itong sa tablets, mabanggit ko lang, 1.3 billion pesos yan. So marami hong nag-bid. Alam nyo naman po dito, pagka bukas at makatotohanan yung bidding, transparent yung bidding, natural lang na yung mga natalo, yung iba dyan, magmo-motion for reconsideration, magpaprotesta pa. So, yun yung magpapatagal kung sakali. Kasi kung tayo lang, local government unit lang, mabilis lang yan. Kung isang supplier lang kausap natin, mabilis lang yan. Pero syempre, meron tayong batas, kailangan natin sumunod. Lalo na 1.3 billion pesos yan. Hindi po biro yung ganyang kalaking halagang pera. Sana, kung alam naman nila na talo talaga sila, o alam naman nila na hindi nila kaya mag-deliver, wag na silang mag-MR o magprotesta. Pero kailangan kami at yung back natin, kailangan nila entertain yun. Wala tayong choice. So baka madelay kung ganun po yung mangyari, para wala din masabi dahil yun nga po, sobrang laking halaga ng 1.3 billion pesos. Pero ang sigurado po, makakarating yung tablets. At para dun sa mga ICT students, Science High School students, laptops po yung ibibigay ng lokal na pamahalaan sa kanila. Iba pa pong katanungan.
Actually, hindi online yung magiging class. Ah. Kahit wala kang internet connection sa bahay, magagawa nyo pa rin yung mga module ng DepEd. Nakita ko po yung mga ibang module nila. Magaganda naman ho. Department of Education ang lead dyan. Ang tulong lang ng pamahalang panlungsod, yung tablets, and then kung ano pa yung assistance na kailangan later on. Nakikipag-ugnayan tayo sa kanila. Pero again, DepEd po yan. Nakita ko maganda yung ginagawa nila mga modules. Yung private schools, hindi natin sila mabibigyan ng tablet. Sabihin ko na sa inyo ng diretso. Although meron kaming ugnayan, iniimbitahan namin yung mga private schools kung ano yung pwedeng maitulong din ng LGU. Although syempre, pag hindi public school, iba, may batas tayo, hindi pwede basta mamimigay lang tayo ng pera, hindi naman po ganun yun. So, tingnan po natin. Discuss muna natin sa mga private schools bago ko i-announce sa inyo. Next question. Yung laboratory natin, Pasig City Molecular Laboratory. Doon na lang po tayo sa simpleng pangalan. Salamat sa mga nagsuggest. Pero doon muna tayo sa mas simpleng pangalan. Pasig City. Ang inaantay na lang pala natin. Actually, pag operational na yung ECLIA natin, gumagana na, no? Pero yung PCR sa Pasig City Molecular Lab, hindi pa siya operational dahil inaantay pa natin yung slot natin sa training sa RITM. Requirement po yan ng DOH. Kailangan nila mag-training sa RITM. Yung nakuha nating slot for training, August 18. So, ibig sabihin, syempre, may assessment pa yan, may test pa sila. Siguro mga August 20, 21, mga ganun na mag-ooperate yung PCR natin. Pero yung ECLIA gumagana na yan. Kaya kung mapapansin ninyo, yung ECLIA results natin mas mabilis kasi hawak natin eh. Pagdating po sa SAP, hindi ko po kayang sagutin kung kailan yung second tranche ng SAP ng DSWD. Wala na po akong ibang explanation doon. Hindi ko po alam kung kailan yun maibibigay sa inyo. Ngayon, alam ko po, may nag-announce sa TV o sa balita, may nag-announce na magbibigay na ng second tranche. Pero sa pagkakaalam ko, wala pa po yung pondo, hindi pa po na i-download. So, magantay-antay lang po tayo. I'm sure darating naman po yan. Programa po yan ng DSWD. Hopefully, mabigay na po dun sa mga may second tranche pa. Yung sa supplemental SAP naman, 99%. Actually, more than 99%. Tapos na po tayo. Yung 8,000 pesos na ayuda natin sa bawat pamilya. May naiwan pang ilang kondo. Halos kondo na lang yung naiwan. Yung bunta po ako sa testing ulit. Yung iba dito nasagot ko na, no? So, hintayin nyo na lang po yung infographics natin. Yung mga aplikante ng TAPAT, inaayos po kasi yung payout with PayMaya. Sabi nila malapit nang maayos ito. Sabi ng team natin, hindi ko alam exactly saan nagka-delay, ano, pero may mga na-approve na. I think mga 1,000 yung initial na beneficiaryo nito. So, expect ninyo malapit na. Ngayon, yung mga iba ho, hindi po na-approve. Kasi syempre, may guidelines tayo, may ordinansa tayo kung sino po yung pwedeng bigyan nung SAP. Tapat. Yung tulong at ayudang pampuhunan sa taga-Pasig, 5 and 10,000 peso na loan. Yung mga employer na nire-require niyo yung mga empleyado ninyo na mag-test bago niyo papasukin, hindi po yan requirement ng national, hindi po yan requirement ng lokal, dahil alam namin na sa ngayon, hindi siya posible na lahat-lahat ng empleyado ay magpapatest bago pumasok. Una, saan sila magpapatest? Hindi lang yung sa Pasig yung sinasabi ko, ha? Sa buong Pilipinas ang sinasabi ko. So, mga employers, kung rinirequire nyo yung empleyado ninyo na magpatest
bago sila pumasok sa trabaho, ayusin ninyo at bayaran ninyo yung test nila. 'Di ba? May mga private labs, halimbawa yung high precision, mahusay diyan sa high precision. Kausapin niyo yung high precision, mag-reserve na kayo ng stats for testing. Bayaran ninyo yung high precision. Huwag naman ninyo i-require yung empleyado ninyo tapos wala naman, bahala na sila. Kung saan o sila, bahala na sila magbayad. Ilang ano nang yung iba sa kanila, no work, no pay. Ilang linggo na nga walang sweldo tapos pipilitin mo pa na mag-test, babayaran pa nila yung test nila. Pero kung ikaw naman po, empleyado, ganun yung sitwasyon, tawag lang po kayo sa hotline natin. As much as we can, we will entertain. Again, para po sa mga bagong pasok o bagong nanonood, kaka-on nyo lang po ng Facebook Live, yung free testing natin, antayin nyo na lang po mamaya-maya yung infographics na ipopost ko at ipopost po ng Public Information Office ng Pasig. Doon po tayo sa verified pages, ha. Ang dami pong scam ngayon. Alam nyo naman po, maraming napaka-creative na mga tao. Gagamitin picture ko, mag-iimbento ng quote, maglalagay ng caption. Usong-uso yung mamimigay daw ng motor na Yamaha. Sana wag na tayong magpaloko sa mga ganun, ha. Doon lang tayo sa mga verified pages. Pag may mga raffle-raffle o ano man, doon lang tayo sa mga verified. Huwag tayo magpaloko dyan sa mga scammer na yan. Dami talaga. Pati yung mga fake quote na yan. Dami talaga. Sana maging mapanuri tayo, mag-ingat tayo. Sa fake news, mag-ingat tayo sa COVID. Sa panahon ngayon, kailangan talagang grabe-grabing pag-iingat. So may mga frequently asked questions pa. Banggitin ko lang yung community mart natin. Hindi pala all. 25 barangays na ang kayang serbisyuhan ng ating mga tricycle driver para sa Community Mart online palengke. May mga tanong pa? Parang yan naman po yung mga common questions. Yes, yung scholarships, tuloy-tuloy po yan. So, nagka-delay lang dun sa second batch at sa ibang pagkakataon ko ikukwento kung bakit nagka-delay sa Pasig City Scholars. Mga Pasig City Scholars, sana po ay malusog. Malusog kayong lahat. Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo. Meron akong kailangan ikwento sa inyo pero hindi po ito yung tamang pagkakataon. Pag nakalatag na lahat ng may investigasyon ng nangyayari ngayon. So hindi muna ano, hindi muna sa ngayon hindi ko muna maikukwento sa inyo pero abangan niyo na lang po. So yun po yung dahilan kung bakit na delay yung second batch ng scholars. Pero huwag kayong mag-alala. Mabibigay naman po yan sa inyo. Okay? So tinitingnan ko na lang yung mga comments. Ayan o. Huwag tayong maniniwala sa mga scam, ha. Dami talaga scammer ngayon. Ayan o. Ayan. Okay. So, kung wala na po mga frequently asked questions, sana po ay aliwanagan tayo sa mga ibang mga katanungan. Stay safe po parate. Huwag tayong magsawa sa pag-iingat. Minsan nakakapagod talaga mag-ingat. Nakakapagod na kailangan mo laging maghugas ng kamay, mag-alcohol ng kamay. Nakakapagod ng social distancing, ang pagsuot ng mask. Diba, minsan, lalo na yung mga nasa office dyan, nakita natin yung mga transmission ngayon, madalas sa office po nangyayari, sa place of work. Madalas, di ba, kakain tayo, ibababa natin yung mask. Tapos, wala, tatamarin na tayo, hindi na natin isasoli yung mask. Huwag po ganun, kahit walang nagbabantay, sumunod po tayo, gawin natin kung ano yung tama. Dahil, hindi lang to para sa sarili natin. Para to sa mga
kamag-anak natin, kaibigan natin, lalo na sa mga senior, sa may mga comorbidity. So, yung mga paalala natin, lalo na yung mga health and safety reminders, huwag nating kakalimutan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. God bless po. Makiisa po tayo at makiisa po tayo sa ating pamahalaan, sa mga kailangan natin gawin para mas mabilis natin malagpasan itong krisis na to. God bless po. Ingat po kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat.